Hello, hello mga inday, mga tudong! Hello mga maninay, good morning sa inyong lahat. Dito tayo nag-i-intro mga inday para makita nyo agad yung ating weather station mga maninay na ganyan mga inday. Kung namatay man sino yun? Nabaro ba yun mga maninay? Hindi si Bong Nabaro mga maninay. Yung parang nag-aano sa weather mga maninay, hindi si Kuya Kim. Yung pinakauna mga inday, i-comment nyo nga. Yung ang buhay ay weather, ay hindi yun, si Kuya Kim yun. Uy, basta yung isa mga maninay, yung matanda na nagaano sa atin pag nagbabalita siya sa weather natin dyan sa Pilipinas. Ganyan din ako dito sa Finland. Ako yung tagabalita dito dahil na ganyan yung weather namin dahil. Oh, di ba? So sabi nga ng isa nating nagko-comment mga maninay, huwag daw ako magsabi na hindi maganda. Dapat daw sabihin maganda kasi gumising ako na may hininga mga maninay, walang sakit. So maganda yung weather namin dahil kahit maulan mga maninay. So hindi ko alam kung ano yung ano natin ganap for today's video, pero alam nyo, kita nyo yung kapitbahay namin mga maninay. Mayroon siyang anak. Dito mga inday, mga dudong, kahit na umulan pa yan, kahit malakas pa yung tawag nito, oy. Snog, nilalabas talaga nila yung anak nila kasi yung iba pinapatulog nila doon sa labas, ganyan. So ako mga maninay, alam niyo sa totoo lang, gusto ko man anuhin, gusto kong sanayin yung sarili ko na walang kape. Siguro kuntian ko lang yung kape mga maninay na iko-coffee ko ngayon mga inday. Siguro naman hindi na masyadong ano kasi parang gusto ko talagang ma-minimize na hindi ko masyadong magkakape na mga inday. Meron akong gustong bilhin doon sa Asian store yung kape ko na ano, yung collagen coffee ko, pero ang mahal na ngayon day. Tagna 9 euro na tapos 10 pieces lang siya. Ay, nako, basta hindi daw siya ano, maganda daw 'yun pero ang mahal naman kasi 10 pieces lang tapos ano na, 9 euro na mga maninay. Kabaho. Yung cheese pala mga maninay, wait. Magtatunan muna ako ng basura. Napukul yung ano natin, topic natin about kay mother. Marami nagtatanong sa akin, Inday, kumusta na pala si mama mo? So mga maninay, si mama is ganun pa rin, chismosa. Ganun pa rin, Day. Maritis pa rin, alam mo. Mga maninay, si mama yung kamaritisan ko is enough. Yung mama ko talaga mga inday, pag umuwi kami sa probinsya, pag umuwi ako doon sa amin sa Agbogusan Mars, si mama lang mga inday, si mama yung mama mo na mga maninay, parang best friend mo lang. Sometimes, nag-aaway kami, pero hindi yung away, yung parang, ano lang mga maninay, tawag nito, ay parang misunderstanding, ganyan. Misunderstanding kami ni mama kasi hindi talaga yan maiwasan. Hindi tayo perfecto mga maninay. Walang perfecto dito sa mundo. Mayroon talagang misunderstanding. Pero bago yan, wala nakatingin sa atin. So, dito ako. Tapong ko muna itong basura. Then, mga maninay, si mama ngayon is nag-message sa akin. Tulad nga ng sabi ko na pinadalhan ko si Mylene. Mayroon kaming bangko mga maninay na kay Mylene. Kay Mylene yung inaano ko ginagamit sana sa bangko ko para ipadala doon yung pangbayad ng tao, pangbili ng mga materialis, ganyan. Kaya lang pag bangko kasi mga maninay is matagal darating yung ano, yung pera. So ang ginawa ko, hinati ko doon kay Mylene, doon kay mama. So ang nakuha kay mama mga maninay pangbigas, pangkapi. And then doon kay Tutot mga maninay, kilala niyo naman si Tutot, yung asawa ni Hak mga maninay ni Arlene. So pinadala ko din doon sa kanya mga maninay is 12,000 mga maninay kay Papa, 5,000, tapos 1,500 kay Tutot. Tapos hinati-hati ko na mga maninay kasi ganyan ako magpapadala. Ganun din ba kayo? Sino nakaka-relate sa mga OFW natin? Yung mga asawa dito mga maninay na nagpapadala, hinahati-hati na. Tulad ng sabi ko, si Papa talaga, mayroon talaga yan every month para sa happiness niya mga maninay, sa manok niya, pangsugal niya kunti, ganyan mga maninay. Ah, di bali nang sabihin niyo, spoiled ako, spoiled ko yung family ko mga maninay. Kasi ang importante, yung binigay ko doon sa family ko is hindi ko hiningi sa inyo mga maninay, ganyan. Kumbaga, ini-spoiled ko yung family ko mga maninay sa pinaghirapan ko, hinirap. Sa may tawag ana, sa may Tagalog ana. Kumbaga sa akong gikan sa akong kusog, ganon. So kung sasabihin ninyo spoiled dahil sa ganitong paraan, akin na yun mga maninay. Importante, in-spoiled ko sila sa pagmamahal mga maninay. Nagpapadala ako ng pera tamang-tama lang. So nag-message si mama sa akin, sabi niya ay hindi daw siya makapaniwala, umiyak daw siya mga maninay dahil daw bit lang kasi may tao dahil sandali lang. Meron kasing tao mga maninay sumakay. Tapong ko muna to. Sandali ha.
Maamoy kasi, mabaho. Hey, Jesus Christ, hallelujah, naiulod. Naiulod mo nga maninay. Hey! Tapos, nag-message siya sa akin, sabi niya, hindi daw siya nag-expect na mayroon daw pera akong pinadala doon kay Tutot and then pinabigay ko sa kanya 5,700 mga maninay, kasi binigyan ko din yung mga kapatid ko, si Iman, binigyan ko siya ng 200, si Janjan, binigyan ko siya ng 300 mga maninay, kasi ano yun nila, tawag nito ay labor nila, kasi sila yung nag-harvest doon sa maisa namin mga maninay, sa sobrang laki pa naman na maisa na yun mga maninay, sila yung nag-harvest lang, sila-sila lang mga kapatid ko lang, so sabi ko, buti na lang itong 300 sa kanila, pambili nila ng ice candy, ganyan mga maninay, kasi tulad din sabi ko, hindi ko sila ini-spoil, makakahawak lang din yan sila mga maninay, hindi palagi, siguro sa 2 buwan, 3 months, mabibigyan ko sila 200, ganyan na yan mga maninay. So sabi ni Mama Ay, thank you so much, sabi niya, hindi ako nag-expect, napaiyak ako kasi akala ko yun na yun, and then mayroon pa akong extra ngayon, kasi si Mama ngayon mga maninay, nagbibinta siya ng ice candy, hot cake, sa probinsya ng mga binibinta, pumupunta siya doon sa Kilubidan. Kilubidan mga maninay, napuntahan yun na yun, ilang kululoy, yun. So doon siya, nagbibinta siya para mayroon silang pangkape. So ako naman mga maninay bilang anak, sa ngayon ayaw kong makita silang nahirapan. Mga bata pa kami mga maninay, naghirap na sila. So ngayon na mayroon naman ako kahit papano, gusto ko na kung ano pa lang mga maninay, mas gustuhin ko na yung tipong andyan na lang sila sa bahay. Pero yung mga family ko kasi mga maninay, hindi sila sanay sa ganyan. Yung nakaupo, nakahiga lang sa bahay mga maninay, hindi sila sanay sa ganyan. Kaya ang ginagawa nila mga maninay, nagtitinda talaga yan sila. Si mama nag-ice candy, kasi alam nyo day, dati talaga nung ano pa, nung naoperahan si papa, ganyan na yung ginagawa. Ako, kumukuha ako ng ano, kumukuha ako ng suman, yung kamuting kahoy. Yan yung ginagawa ko mga maninay. Mag-walking muna tayo dito, B. Tapos mga inday, kukuha ako ng dahon, kami yung nabibinta, si papa mga maninay, nasa bahay lang kasi nga naoperahan siya. Alam nyo ang cause bakit naoperahan si papa? Sa sobra niyang paghanap buhay sa amin mga maninay, nangurinti siya, yung nanguha ng isda dati mga maninay, pero ngayon bawal na mangurinti doon sa amin mga maninay, illegal na yon, hindi na pwede kang manguha ng mga maliliit na isda, kasi pag kurintihin mo yung isda doon sa amin mga maninay, yung mga maliliit na isda maapektuhan, so wala na, hindi na lalaki yung isda, di ba ganyan. So dati mga maninay hindi pa yan bawal, pero ngayon bawal na. So ang nangyari kay papa mga maninay, kung bakit nabuta siya or hindi na makakita or naoperahan yung mata niya mga maninay, dahil doon sa ano na yun mga maninay, sa cause na nabagsakan yung mata ni papa ng kahoy at saka nahulugan ng kahoy na ganyan mga maninay. So hindi agad naoperahan, hindi agad naoperahan yung mata ni papa mga maninay, tapos ginanyang ganyan niya, so na pumutok doon sa loob mga maninay, parang nasugatan. So yun na yung cost mga maninay, na inoperahan si papa, tinanggal yung isang mata niya. Pero dati talaga mga maninay, pwede pa sana yun pwede pa sana siya magamot, pwede siya makainom si papa or pang paturok ng mata mga maninay, pero mamahalin, kumbaga branded. Kaya lang mga maninay, wala kaming sapat na pera para bilhin yung branded na yun, kaya ang nangyari mga maninay is hindi napatakan yung mata ni papa. Kaya ang nangyari mga maninay is nabuta si papa mga inday, mga dudong. Titingnan ko dito kasi si Dudong tumawag sa akin, kunin niya daw ako kasi dadalhin niya daw ako sa ano, dadalhin niya daw ako sa trabahoan niya. Magbantay-bantay daw ako. So yun mga inday. Kaya ganun ko ka-spoiled yung parents ko mga maninay, kasi bata pa ako. Yun talaga ang sinabi ko, one day gusto kong hindi na maranasan nila papa itong naranasan nila, na nagkaganyan sila, nagkasakit sila, na bulag si papa dahil sa ano, dahil sa amin mga maninay. Kaya tayo mga maninay bilang isang anak, titingnan natin palagi kung ano yung ginagawa ng parents natin dati mga maninay. Ganyan, kumbaga kung ano yung ginawa nilang kabaitan sa atin, gagawin natin, ibalik natin sa kanila mga maninay. Punta ko doon kung saan ako nag-training. Yes, mayroon pala akong ano, nabasa din doon sa ano ko, yung sabi ko nakuha na ako, nakapasa ako doon sa exam ko. So yung nag-reveal na ako mga maninay, ano, nagtaka daw siya, ilang beses na daw ako pabalik-balik sa school, bakit hindi daw, wala daw ang katapusan, ganyan, bakit parang ano siya, ang tagal-tagal na niyang pumasok sa school pero hindi pa rin siya natapos. Ito yon, ano kita ha, kasi dito sa Finland, hindi naman ito Pilipinas, di ba? Ano agad, ano to siya, dito sa Finland kasi level 1, level 2, level 3,
4, mga ganyan mga maninay. So mga inday, mga dudong, hindi madali yung course nila dito. At saka ito, bumagsak. Mayroon din nagtanong, ngayon ko lang talaga na replyan. Sabi niya, maninay, mayroon bang posibilidad na babagsak ka sa exam sa gusto mong course? So yes, ako. Ako yun mga maninay, tatlong beses akong na-failed. Tatlong beses akong bumagsak sa course na gusto ko. So yun. Yun yung dahilan, sabi niya, ang dami ko na daw school, palipat-lipat daw ako ng school. Kasi ganyan dito, dai. Hindi pwedeng, katulad dyan sa atin, mayroong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Ganyan dito sa Finland, by level sila. So, A1, A2, hanggang makuha mo yung B1, mga maninay. Yung B1, yan yung dito sa Finland, na magaling ka na, may kurso ka na, magaling ka na magsalita, magaling ka magsulat, pero hindi naman lahat mga maninay nakakuha ng B1 is magaling na lahat-lahat. Hindi din. So yan yung course mga maninay na gusto kong kunin, yung Hoiva Abustaya. So bumagsak ako ng tatlong beses. So pang-apat ko mga maninay, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito palagi. Hindi pwedeng ano. Pero Lord, kung anong well mo, is tatanggapin ko. Kung hindi ko makuha yung kurso na yan, tatanggapin ko kasi siguro hindi yan para sa akin. Kasi mga maninay, lahat naman kasi ng plano natin, hindi yan ibibigay sa Panginoon pag hindi yan para sa'yo. So kung para na yan sa'yo, antayin mo yung time na para sa'yo mga maninay. Sa mga nag-i-exam dyan, sa mga estudyante natin, ma-failed man kayo dalawang beses, tatlong beses, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi someday makukuha nyo yung gusto nyo. Kasi hindi yan binigay sa'yo ngayon kasi hindi pa right time. So yung time na yun mga maninay, pang-apat ko na beses, ang gusto ko is Hoiva Abustaya. Pero alam mo dai, napunta ako doon sa Lahi Hoitaya. So parang siguro yung time na yon, yung bumagsak ako, hindi yung para sa akin. Nung pang-apat ko na, pumunta na ako doon sa Lahi Hoitaya na yung expectation ko mga maninay is gusto ko na sa mababa lang. Ganyang level lang. Pero binigay ako doon sa level na hindi man malaki, tamang-tama lang din mga maninay. Ganyan. Kaya huwag kayong maghinayang sa lahat na nagsasabi sa akin, ano ako, palagi nila ako nag-school. Pag mag-school ka din dito, walang bayad. So gora! Walang problema, pumunta ka ng school hanggat kailan gusto mo, pumunta ka. Walang problema dito, libre ka ng kain, libre ka ng school, libre ka ng gamit pag umpisa ng school mo. Ganon, libre lahat. Nag-school nga tayo dyan sa Pilipinas na may bayad, dito pa kaya? Diba? Alam nyo, gusto ko mag-school ng mag-school mga maninay dito. Kasi, hindi ko yun naranasan. Hindi ko yun na, ang kaibahan lang dito, wala kang uniform. Walang uniform yung school natin dito. Pero dyan naman sa Pilipinas ngayon mga maninay, di ba? Parang winala na nila yung yung uniform. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung may uniform. Kasi mga inday, yun dyan sa Pilipinas, mas disinte. At saka maganda yung tingnan yung mga estudyante. Ganyan mga maninay, mas presentable. Basta mas gusto ko yung may uniform dati. At saka ngayon, kailangan mo talagang pumunta ng ukay-ukay kasi everyday dapat hindi balik-balik yung damit mo. Ganyan. So yes, sa nagtanong sa akin, bakit wala akong katapusan nag-school? Gusto kong mag-school na mag-school kasi wala akong opportunity na maka-school dyan sa Pilipinas dahil sa hirap ng buhay. So siguro, pinadpad ako dito ng Panginoon kasi ito yung blessing sa akin mga maninay. Sanang ba sa akin na palagi na lang daw ako blessing. Alam mo, iba-iba kasi tayo na matatanggap na blessing. Dahil ikaw is blessing. Blessing ka kasi huminga ka. Blessing ka kasi nabuhay ka pa. Blessing kasi kumakain ka na masarap samantala yung ibang tao wala. Diba? I-count mo yan na everyday mga maninay, blessing yan sa'yo. Ikaw talaga. I love you maninay. I love you all. So pauwi na ako ng bahay, at least nakapag walking distance ako dai, kasi tinatanuhin ko si Dudong, baka andyan na si Dudong dai. Sabi pa naman niya kunin niya ako dito sa bahay kasi daw para isama niya ako doon sa trabahoan niya. Pero parang tinatamad man akong pumunta doon. Magsabaw ako ng ulo ng salmon mga maninay, yung binigay sa akin ni Shagilid. Yung ano na yan, yung bata na yan mga maninay, estudyante yan doon sa barya. Yan o, estudyante yan. Yan siya. Kita ko na yan sa Varia School. Natawa ako doon sa comment ng isang babae. Walang katapusan, palipat-lipat ng school. Oo, palipat-lipat talaga dito ng school. Una ko kasing kurso, hindi kasi ako, yun na nga sabi ko sa inyo, hindi ako nakapasa ng Hoiva Abustaya. So, nag-go ako doon sa
isa kong kurso, so natapos na 'yon, yung kurso ko na 'yon. Pero hindi ako pumasok sa ano, sa trabaho. Binigyan kami ng opportunity mga maninay, tumawag sa school na kung pwede ba daw ako mag-summer. Kumbaga summer job mga maninay, yung time na summer na 'yon. Pwede ba daw ako mag-summer job kasi bibigyan nila ako ng trabaho. Tapos kung magustuhan ko na 'yung trabaho na 'yan mga maninay, pwede diyan na ako mag-stay. Pero sabi ko mga maninay, ayaw ko. Wait lang, paunahin muna natin kung mga sasakyan. Ay, sorry. Nalagyan ko na ng ano, ng plastic bag yung ano. Ay, Diyos ko. Sinicheck ko palagi, wala pa naman akong laman. Ay, wala pa akong laman. Wala pa naman akong dalang cellphone. Nangamoy yung bahay. Baho. Nangamoy yung bahay, mga maninay, sa basura. Yun nga, yung sa gatas na inano kong pandarin natin, Bi, para lumabas yung hangin. Ito lang yung aking ilalagay. Hindi pa pala ako nakahugas ng plato dahil. Ay, nako. Masinuna ko pang makipagchismisan sa inyo mga maninay kaysa paghugas ng mga plato, mga baso. Hindi talaga mawawala yung baso namin. Everyday talaga yan. Pagkatapos ko maghugas mga maninay, kasi nga mayroon kami iniinom ni Dudong yun ninyo, yung ginger shot mga maninay, yung ano, yun, iniinom namin yung palagi ni Dudong. So hindi talaga nawawala yan sa ano namin, yung mga baso. Ngayon magcha-charge ako, magre-ready ako kasi papunta na si Dudong ninyo. Mga maninay, andyan na daw si Dudong. So, bilisan na natin. Kakain na ako ng croissant at saka, wait lang mga inday ha, luluto muna ako ng ano ko. Ang lulutuin ko is ilalagay ko lang dito sa ano, plato, aking breakfast din saging. Yan na. Uyawang dulo ko, ang bilis. Kakaupo ko lang mga maninay, galing sa labas, andyan na pala siya, sabi niya, I'm driving. Alam mo, nagtamang ka doon, di ba? Ito lang, tapos papainip ko lang doon, lagyan ko lang siya ng magic sarap kunti. Yan na. Tapos inom tayo ng tubig. Sorry mga maninay! Hala, sorry. Napasigaw ako. Ang itlog, nilagay ko sa basurahan. Kaya nice. Ay, Diyos ko. Napansin nyo? Yung itlog na inano ko doon sa... Ang gagaba. Sa pagmamadaling ko dahil, imbis na yung ito lang, yung balang ang itatapong ko doon sa ano, basurahan, pati yung ano. Pati ito, oh. Natapong ko na doon. Meron pa kaming time ngayon, ay mamaya pupunta ng ano, store para mamili ng carne. Kasi, yun nga, meron akong bisita dahi. Last week, meron akong bisita ngayon. Sunod-sunod yung bisita ko ngayon, mga maninay. Okay. Yung pupunta dito is may anak. Kaya, kailangan, bibili ako ng carne. Pero sabi naman niya, tuyo lang daw, kumakain ako yung anak niya. Kaya lang, naubos na yung tuyo ko. Naubos nila, charorot. Inubos nila yung pagpunta nila dito. Gusto nila yung ano, yung tuyo ng Agusan Mars, mga maninay. So, tiplaan ko si Dudo kasi sabi niya, I want coffee. So, sabayan ko siya. Dito ko na ititimplahan. Inom muna tayo ng maraming tubig, mga maninay, para hindi masyadong mabigla yung tiyan natin. Ayan o, mga maninay. Nakaano na ako. Nakaluto na ako. Bilis, di ba? Nilagay ko lang dyan. Tapos, kakain na ako ng mangga. Dadalhan ko na yung croissant doon sa ano, doon sa sasakyan ni Dudong kasi papasok pa naman yun mga maninay. Yung binili naming croissant, yan yung babaunin ko. Tapos kakain tayo ng tinapay mga maninay. Nag-send sila Arlie na yun. Nag-send sila ng video ni Mateo mga maninay kasi sila Tio nga doon sa bahay ngayon. So bilisan ko munang kain mga maninay para hindi ako maano, hindi ako tawag nito. Ay, wala akong kain pag aalis tayo dito sa bahay. Si Dudong din mga maninay. Yeah. You said you drink. No, I said very fast. Yeah, very fast. You need to drink first. I eat this. And then let's go. Time's ticking. Only this one. Yeah, this is your coffee. Yeah, take it. Ayan na si Dudong ninyo mga maninay. You say hi first. Hello. Well, why always dila? Ah, you need to bring that one. You put it there. Huh? You put there? Yeah. Okay, only this one. And then we go. Why you always joking to me? It's not joke, we have to go. Mm-hmm. I'm very conscious. You're so busy? I'm going to eat. Okay. Meat? Yeah. You need to meet? Yeah.
Yeah. Okay, bring water please. So we are not daw. Din tayo bibili doon. I'm finished. Binilisan to dai. Pambilisan ka. We don't have pork. So, tara na, let's go. I bring that one, croissant. Pupunta kami ng ispo. Ito na. Tara na mga maninay. Can you bring that water? Because I want to carry this one. Okay. Ito na yung ating anuhin susuotin. See. I don't know if they have a view there. I don't know also. This is first time to go there. First time din pala ni Dodong pumunta doon. Yung ano, yung mga nakatira dito, mga mananailam niya, yung mga ano natin, kababayan natin Muslim. Kalook-alike sila doon sa ano, sakit ang tiyan ko. Kalook-alike sila sa mga anak ng amo ko dati, mga maninay. Kaya pag nakikita ko sila, yung respect ko talaga na salam. Hindi talaga mawawala yung salam ko, mga maninay. Kasi to respect sa mga kababayan natin. I think that is Baria. Ay, Bantay. Looking through? Hey, Biala. Kasi nahalo. Kina. Kina, mga maninay. Dupin. Ayol, on. Minulaon pa yun, kina. Dahil ko, marami akong ano, mga maninay. Marami akong bullpen. So, magsusulat pa yung engineer ninyo dito. Iwan ko kung ano yung mga sinusulat niya. Ayan yung imi-measure niya. Siguro si Dodong, mga maninay, pwede pa help ako sa inyo mga inday. Pwede ako pahingi ng drawing ninyo kung mayroon kayong suggestion sa cabinet natin, sa kwarto, sa kwarto namin mga maninay, sa mga kwarto at saka sa kitchen natin mga inday. Please, sino makakahelp na marunong mag-drawing para ipasa ko na lang doon sa nagagawa ng mga cabinet namin mga maninay doon sa bahay natin doon sa Pilipinas mga maninay. Baka mayroon kayong idea, please mga maninay tulungan niyo ako and then isi-send niyo sa akin. So ngayon, antayin muna natin si Dodong na matapos din sa pag-drawing niya. Okay, the mixie. I think I need to, you know, to battery. Yeah, not only for coffee, not only coffee. This is already in the house bin because... Miss? Ah, yeah, si on old, yeah? Ambulance. Wait lang mga maninay kasi ang daming sasakit. We go one place, have to go also. Miss? Ito. Mixie. Uy. Sen i hyvä huono sano. It's not good. My love, yeah. I have something to tell you. You know what? One viewer said why I'm always going to school and then any kind school I go. Why not? No. I'm not sequestered. You need to education. You need to the answer proper. Maybe. Free education. Maybe you she's. You have Ahmad. You have papers. Yeah, mga maninay. Because in she's. There, lots of like in Finland say what papers you have. If you don't have papers, that's it. You're not getting nowhere. I think what level you have also. Level. What you need papers. Papel mga maninay at saka. Because she sent message, she sent comment that why I notice why she is not finishing school and then she always go their school and then to the other school and then to the other school like that one. It's free. You have to use that when you get free. So yun ang sabi ko sa inyo mga maninay, free kasi. When you pay yourself, it's very expensive. Yeah. It's look like that in Philippines. When you pay that one, you cannot go to school if you are not paid that school. That's course, yeah? Here in Finland, is free, mga maninay. Kaya, yun ang sabi ko sa inyo, kung ano yung gusto mo, kung kailan mo. It's not free like everybody, you know? Ah? It's not free. But you can, like, apply. It's like a free. Yeah.
So ganyan mga maninay, yan yung ano ni Dodong na, yan din yung sagot ko mga maninay, free. And then sa Pilipinas nga mga maninay, tulad ng sabi ko, is wala akong opportunity kasi wala kaming sapat na pera para pang school. So dito ako nilagay dahil kasi free yung school dito. Yung pangarap ko dati mga maninay na kurso, yung pangarap ko dati na gusto ko. And when ko you are not, don't have work, mm-hmm. and you're schooling, mm-hmm. you come and pay also money. Remember, you get some money also. Yeah. Time. You don't have work. Mm. So, yun mga maninay. Yun nga. Yes. Pagpupunta ka ng school, kung wala ka pang trabaho dito, like sa akin dati, pumunta ako ng school kung mga maninay, wala pa akong income, binabayaran nila ako mga inday, mga dudong. Yan yung pinakamaganda dito sa Finland, mga maninay, na pagpupunta ka ng school, isasahuran ka nila. Libre ka na ng school, ano ka pa mga maninay, may makukuha ka pang pera. Ganyan dito sa Finland. Kaya dito mga maninay, kahit anong tanda na 60, mayroon akong classmate mga maninay na 65, mga inday, mga dodong, or 70, I think 70. Mayroon siya nakukuhang pera. Yan din yung dahilan mga maninay kung bakit yung ibang tao mas gustuhin nilang pumunta ng school kaysa magtrabaho sila kasi mayroon sila makukuha na pera. Pero mas malaki talaga mga maninay yung makukuha mong pera pag mayroon kang trabaho dito sa Finland. Mga maninay, dito na tayo. Pero hinahanap pa namin mga maninay kung saan. Ang ganda ng bahay. Uy, my love, it's here. It's look like all Oma Kotitalo. It's look... Ah. Your destination is on your left. Yeah. Here? I meet here. Ah, okay. So magme-meet lang daw sila Dodong dito. I think that one. Maybe, yeah. So dito na tayo mga inday. Ay, ayun na. Dito Moy. So, nagmumoy na mga maninay. Tumawa na. Dito pala sila mag-meet sa ano ni Dodong. Ah, ibang ko. Sino yan? Ah, ayun. Dito si Dodong mag-twerk doon sa taas. Wait, udot ang mga maninay kasi. Ibaba ko muna. Udot na naman tuloy. Sabi ko, sandali lang mga maninay. Na-finish ko na kayo. Ayun sila. Wait. Baba na natin kasi baka makita yung ano ko, yung camera ko, siguro sa isip nitong lalaki na to, bakit sumasama itong babae na to sa trabaho. Ah, swamalainin mga maninay kasi sabi Mita. Ay, pero swamalainin Mita at saka Estonian mga maninay, ganun din naman yung ano nila, yung salita nila. Gusto ko saan naglakad, pero saan ba sila pumunta? Mag-walking sana ako doon. Kaya lang, baka makita ng ano, kasamahan ni Dodong. Wait. Baba tayo dito. Sana hindi makita yung camera ko dahil. Yun na, ibaba ko na kasi papunta sila doon sa baba. Ayan o. Punta sila doon. Ayan o. Okay. Baba tayo nitong expo nila mga maninay kasi malayo-layo doon itong expo. Ayan na sila. Then dito ako. Makulimlin talaga dahil. Parang kigo lang ni Manina itong ano. Ito yung sinakyan, oh. Ang weather natin. Tapos, yun yung baba. Office management. Ah! So, ano mayroon doon? Doon kami dumaan. Ang layo naman ang mga katrabaho ni Dodong, mga maninay. Kung saan-saan lugar. Kung saan-saan si Dodong makakarating. Ito kasi dito, mga public, private, ano na to? Private place. Baka masita tayo dito. Parang mga ano, parang Oma Kotitalo, Paritalo, ganyan. Oma Kotitalo mga maninay, sarili mong bahay. Paritalo is dalawa, may kapitbahay ka. Ganyan, pero ang ganda. Ang ganda ng bahay nila dito. Wala ka talaga makita ng mga cellophane, tinatapon ng mga sigarilyo. Wala dahil kasi kanto-kanto, mayroon silang lagayan ng basura mga maninay. Abang wala si Dudong, ikot din tayo dahil. Hindi naman yun nakasarado, pero hindi naman siguro yun maano. Hindi naman siguro yun nakawin yung cellphone ko andoon naman. Wala namang magnanakaw doon sa ano. Ito meron. Grabe dahil no. Ganito yung bahay pero walang katao-tao. Yung mga tao is ano, nasa work. Trabaho. Ay, merong paibakuti doon. Paibakuti o school. Ayun oh. Wait, mang itchos tayo dito. Pero kaihiun ako. Naghahanap ako ng forest mga maninay na pwede kong ihian. Kaihiun na kahit kung inom kasi ako ng tubig na inom. Ay. Ah, paibakuti. Paibakuti siya mga maninay. Paibakuti yun yung parang palagi kong nag-training. Diyan.
Saan ba yung forest dito? Ay, dito ba? Baka may forest dito. Kaihiyo na kayo ko dahil. Naiihi ako. Meron silang basurahan dyan. Ay, hala, wala akong maihian. Ihing-ihi pa naman ako mga maninay. Si Dudong magme-measure pa yun. Baka dyan mayroon. Alam nyo, nag-worried ako ngayon. Nagda-drive ako mga inday, naghinuktok ako, gumaganyan ako. Problematic yung aking mukha kasi bayarin na naman ng aking ano, bayarin ng aking tax, bayarin ng aking pensyon. Kasi every month mga maninay, nagbabayad ako. Ako mismo, ako yung magbabayad mga maninay kasi yan sa vlog natin mga maninay. Kumbaga, kung mag-work ka dito, yung company ang magbabayad sa'yo. So ako naman mga maninay, yung earnings ko, ako mismo yung mag-report doon sa pension ko. Yung tax ko, ang lucky day. So yung pension natin is, kung 400 euro mga maninay ko, andyan sa Pilipinas is 24,000 every month yan. Ay, dito day. Ang ganda dito maninay. Oh. Ay, nakahanap na ako ng forest. Pero asa man ko ani mo, hipi ba? Kay kaihiyo na kayo ko. Pero baka mayroon nag-walking dito. Oh, ay, ang ganda dito, day. Ang ganda, maninay. Nakahanap na ako ng spot na, ay, ang ganda. Tingnan nyo, hindi ako nagpunta-punta dito. Hindi tayo nag-ikot-ikot mga maninay. Hindi tayo makakita ng ano, ng lugar. At saka hindi ako maghanap ng ihian. Nahihiya man ako kasi marami man nag-walking. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know. Ayan yung paibakuti diyan sa baba. Oh. Yan. Diyan sila magpa-park. Hindi ka pa naman pwede dito magpasok sa mga daycare sa mga school para mag-CR. Wala. Wala dito, day. Ang cute na mga kahoy nila. Wala pang ano, wala pa ako masyadong nakita ang ano ngayon. Tawag nito, oy. Apple. Pero pwede ka dito mag-relax maninay. Yung sana mayroon ako makitang store. Mayroong hagdanan doon, ay latayan. Marong latayan doon dahil oh. Mag-walking yung mga tao doon. Diyos ko. Ah, pwede tayong maglakad. Uy, pwede naman dyan. Pero baka makita ako. Iihi na ako dahil. Kaihiyong nag-ayaw ko. Kaihiyong kay ko. Sana walang pupunta dito mga maninay. Pero sila naman dito walang pakialam. Daw. Suksok ako dito sa gilid mga inday para makaihi lang. Ay, meron silang sampayan. Hala dahil kahit una kayo pumaninay, baka pwede dito. Dito lang ako iihi dahil doon sa gilid. Kahit una kayo ko kaysa puputok itong pantog ko mga maninay. Wait lang ha, dyan lang muna kayo. So naka-survive na ako dahil buti na lang walang tao na pumunta dito. Tara na. Kasi hindi na tayo pwedeng pumunta doon kasi baka pusilin tayo doon mga maninay. Balik na ako. Baka nag-aantay na si Dodong ninyo. Siguro sabi ni Dodong, ito talagang maninay ninyo. Napakagala talaga nitong babae na to. Kung saan pupunta. Buti na lang itong mga nag-walking. Ay, mga bata man ito, mga estudyante. Mga estudyante yun, oh, tumatakbo-takbo. Mga ganitong oras kasi mga maninay, 3 o'clock dito. Pinapalabas na yung mga bata. Yung mga bata dito, natutulog sila 11:30, gising nila 2 o'clock or 1:30, ganyan. Tapos pagkagising nila yan, kakain sila. Then pagkakain mga maninay, labas na naman doon sa school. Ay wait mga maninay, tanongin ko kayo, magkano yung binabayaran ninyo sa pension ninyo dyan sa atin sa Pilipinas? Tapos sabi pa ni Dudong Day, yung binabayaran ko daw na ganyan, maliit lang yan Day, kung someday
akong magkaigit-igit na akong mga maninay, kung tatanda na talaga ako, magkaugud-ugud na ako mga maninay, hindi yan sapat dito, manirahan ka sa Finland. Yung binabayaran mo, nasabihin natin 400 euro, kung andyan sa atin sa Pilipinas 24,000, hindi yan sapat mga maninay para manirahan ka dito sa Finland. Kasi Finland country mga maninay is napakamahal din dito. Ganyan. Siguro naman kahit isa... kahit ano sa Canada, mahal din dyan mga maninay, kasi manonood din ako ng mga vlog ng mga taga Canada. Ano sila mga maninay, at saka yung auntie ko din, meron din auntie kong auntie dyan mga Inday, ano, mahal din daw talaga sa Canada, yung tax nila, yung pension nila. So sabi ni Dodong, yung 400 euro mo, dito ka, huwag na lang, uwi ka ng Pilipinas, kung makuha, kung matanda ka man, or sa Estonia, kasi nga sa Estonia mga maninay, maliit yung cost living nila doon, maliit lang din yung sahod nila. Dito sa Finland, malaki yung sahod mo, malaki yung cost living mo. Ganyan, basta, pero pari-pariha lang, kung kwintahin mo talaga mga maninay, pari-pariho lang. Kaya, gogo, dito, walang pagkapaguran yung mga tao. Kasi, kung mapapagod ka dahil wala kang makakain, asa naman ko ato dahil? Dito. Dito tayo. Balik na tayo dito. Okay, Diyos ko. Wala pa naman akong dalang cellphone. Hindi tayo pwede dyan kasi ano yan. Private place. Ah, paritalo to. Paritalo mga maninay. Tinitingnan ko baka may nakatingin sa akin. Baka sabihin bakit nagbe-video-video itong babae na to. Hindi pa naman uso dito sa kanila ang CCTV mga maninay. Kahit pa ibakote dito. Hindi uso yung katulad ng mga dicker. Hindi uso yung ano nila dito CCTV. Lapit na ko doon sa sasakyan mga maninay. Mag-scroll muna ako ng cellphone natin. Tawag-tawag kami ni Aniska yun kasi nag-ano na yun, na-board na naman yun. Sabi niya, Day, anong ginawa mo? Buti na lang walang ahas mga Inday. Doon. Yung manuka ba? Wala. Nawala ko, Day. Dito ako dumaan, di ba? Ah, sabi ko nga, paibakuti nga eh. Paibakuti dyan. Yan oh. Someday, iwan ko kung saan naman ako nito magti-training. Diyan kami dumaan ni Dodong kanina. So, yun. Pala, off ko siguro muna itong aking camera. Kasi baka makita ako ng kasamahan ni Dodong. Wait lang, be. Sana wala pa dun. Hindi ako pwedeng maano. Hindi ako pwedeng magtagal-tagal dito kasi may pupuntahan pa daw si Dodong na ibang lugar na trabahuin. Sila masama lang naman ako dito. Ganyan. Sinasama niya ako pag feeling niya ako lang mag-isa doon sa bahay, tapos maano ako, maboboard ako mga maninay, kinukuha niya na lang doon ako sa bahay, sinasama niya na lang ako mga maninay, ganyan. Wala pa pala mga Inday, hindi ko pa sila nakita, nag-measure pa yun sila. Wala pa si Dodong doon sa ano, doon sa sasakyan. So ikutin muna natin itong village nila dito mga maninay, itong lugar. Ang ganda ng flower nila. Mayroon silang pink. Mas maganda itong ganito mga Inday. Kasi pag snow, hindi sila mahihirapan. Hindi katulad doon sa amin. Pag mag-snow mga maninay, yung snow, maglilinis ka every day, every morning. Hindi katulad yan mga maninay. Oh. Pag mag-snow, dyan lang sa atip, di ba? Dyan lang sa bubong. Hindi na pupunta dyan sa sasakyan mo. Inikot ko na talaga dito, Day. Eh, hindi natin inasahan na makaikot-ikot tayo dito. Bus stop. Ah, ito yung bus stop nila dito. Dito sila maghintay-hintay. Tapos yung doon, anong mayroon doon? So, kung gusto mo umikot dito, ikot ka lang din. So, mura tani nag-antalibong. Anong mayroon dito? School ba? Ah, school ng mga bata. Ayan o, uwian na nila mga maninay. Nagbabike-bike na sila. Tara, balik na tayo. Boy, boy, baro, baki. Boy. Kakatakot, baka madiritso sila. Ayan o, dalawang bata. Ang galing talaga ng mga bata ngayon mga maninay. 7 years old pa lang, may mga cellphone na. Kahit nga 1 year old mga maninay, mayroon ng mga cellphone, hindi na maano, nanonood na ng mga kukumilon. Tayo dati mga maninay, 33-15, 33-11, high school ka na mga maninay, wala pa. Nagkaroon ako ng anos, ng cellphone. Diyos ko, nung nagtrabaho na ako ng katulong,
Tapos yung cellphone ko pa dati mga maninay, yung China phone. Kasi uso dati yung China phone mga maninay. Hindi naman uso itong mga iPhone ngayon. China phone dati. Pero ngayon din naman mga maninay, galing din ito sa China, 'di ba? Correct nyo ako mga maninay. Gagara-gara la ko diyang istorya ng galing sa China. Kasi magaling yung mga taga-China mga maninay. Magaling sila mag-imbento. Tara, i-off na ito baka. Hay, talitin na. Baka andyan na si Dudong. Binitbit ko, pinabitbit ni Dudong. Buti na lang hindi ako nag-film. Kasi nasugatan ko sila. Kaano ko sila. Tagalog ganing kasugat. Basta, nagka-kuan kami. Nagkasugat. Diyan sila galing sa baba, oh. Diyan. So, next day mga maninay. Dito na naman yung work ni Dudong. Pupunta na naman siya doon sa taas mga Inday. Yung mga roof na yan, ayusin niya. Yan yung mga trabaho ni Dudong mga maninay. Mabigat kaya ang trabaho ni Dudong. Ganun. So walang simple na work. Lahat naman dito mga Inday mabigat. Kahit na paibakuti, mabigat. Kasi yung pag-aalaga ng bata mga maninay. Ang isang bata equivalent sa limang bata mga maninay. Huh? Why? It's a big work. Windows. Iba pala yung ano ni all the windows. It's a big work. So mga maninay, wait lang kasi may katawag si Dudong, si Rio. Sandali lang mga maninay. Mga maninay, nagluloko na naman itong camera ko. So sa wakas, kakatapos lang ni Dudong magkipag-usap. And then habang nag-uusap si Dudong, may kausap si Dudong, nag-scroll ako mga maninay. Natawa ako dai. Natawa ako sa isa. Iwan ko. Bakit ayan ang palaging mini-message yung mga maninay? Parang para kay Dudong lahat. Kay Dudong lahat niya. Parang kay Dudong lahat yung mga comment niya mga maninay. And of course, siguro sa akin din mga Inday. Kasi sabi niya, masyado daw akong kampante at saka masyado daw akong maarte sa asawa ko mga maninay. Akala mo naman daw ako yung pinakaunang asawa mga maninay ni Dudong. Ipangatlong babae naman daw ako. Hindi ko maano mga maninay. Ngayon ko lang yan nalaman mga maninay na pangatlong babae na pala ako ni Dudong. Pangatlong asawa na pala ako. Sa 4 years namin mahigit mga maninay. Magpa 5 years na ako mga napagsama namin. Ngayon ko lang yan nalaman mga maninay na pangatlo na pala akong babae. Pangatlong asawa ako ni Dudong. Ano maninay? Hindi ko alam kung bakit. Bakit ka ganyan? O sinisiraan mo si Dudong? Sinisiraan mo ako? Hindi ko alam. Pero opinion mo yan, Day. Hindi ko naman din lahat i-open lahat sa'yo. At saka siguro wala akong obligasyon para i-probe ko sa'yo at para sabihin ko ang lahat ng pangyari-yari sa buhay namin. So sasabihin mo na pangatlo akong babae, pang my love, you have comment, I scroll now. The comment is, I'm three wife to you now. I'm three. Sama na, uy, ang English, ang hirap mag-English. Like, you have one, two wife, and then I'm a third wife to you. Where is it? Saan daw yung dalawa, mga maninay? You ask. Huh? You ask. Where is the two girl? Where is the wife? Yeah, where? Who? You said, you have two wife, accept me. I'm a third wife to you now. Who says that? No, she comment only there. Wala mga maninay, oy, wag naman ganyan. Pero mga Inday, walang masama sa totoo lang. Walang masama sa pangalawa ka, pangatlo ka, pang-apat ka. Ha? Who is the two? I don't know. Who is the two? Yeah. I don't know. Maybe he thinking about that, about, you know, about the children, maybe. But don't open, we don't open like that one to, you know, probe that here. Like, siguro ganyan mga maninay dahil sa daulawang si Eric at saka si Annie. Pero hindi namin yan i-open. Tapos ko na yung in-open sa social media mga maninay. So yan, balik tayo. Walang masama kung pangalawa ka, pangatlo ka, bata, matanda, yung asawahin mo. Wala yang masama mga maninay. Ang importante, napunta ka sa tamang lalaki. Huwag niyong i-judge yung mga taong pangalawa lang siya, pangatlo siya, pang-apat siya. Huwag niyo siyang i-judge kasi ano mga maninay, naghahanap siya ng taong mamahalin siya at saka kaya siyang ipaglaban. Ako, kung pangatlo man ako, panglima, pang-apat, pang-ilan akong babae ni Dudong, walang problema yan sa akin mga maninay. Ang importante ang sa ngayon natin, masaya tayo sa pagsasama, wala yung problema mga maninay. Kaya sa comment mo, ipag-pray
mo na sa future, sa family mo, is hindi yan mangyari. Kasi wag natin pangunahan ang future natin sa totoo. Cool. Let's do like, let's go IMO now. Mm-hmm. Yeah. It's the stuff I take you home. Okay. And I need to go work stuff in a bit. Okay. So yan Maninay, wag mo ngayon underestimate kasi nakaka-open ka sa mga tao. Ako hindi ako na-open kasi alam ko kung ano yung totoo. So makaka-open ka sa mga taong, lalo na yung mag-underestimate kayo sa mga nakapangasawa ng matanda. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda mga Maninay kung mag-underestimate kayo sa mga babae na nakapangasawa ng matanda. Ano ba tawag nito? Masama bang main love? Masama bang mag-choose sa right guy? It doesn't matter, mga Maninay. It doesn't matter na nagmahal, matanda or bata. Pareho lang yan sila, mga Maninay, victim sa pagmamahal. Siguro, iniwan niyo yung isa dahil hindi sila nag-work yung ano nila, yung love life nila. Iniwan niyo yung pangalawa kasi hindi nag-work yung pangalawa. Iniwan yung pangatlo kasi hindi nag-work yung pangatlo. Iniwan yung pang-apat kasi bigaon siya. What's that? Ambulance, yeah? Ganyan, mga Maninay. So, but it's okay. Don't judge the other people. Don't judge the book by Discovery Channel. Charis, mga Maninay, hindi ako galit ha. Kasi kung alam mo yung totoo sa buhay mo, huwag kang magalit. Ganyan lang. Enjoy life, day. At saka, ito yung last sabihin ko, huwag kang mag-judge sa mga ibang tao. Kung pang ilan or pang ano. Ganon. So, mga Maninay, sabi ni Dudong, papunta kami ng IMO. And then, ano, bibili na kami ng karne para hindi na ako mahihirapan pagdating sa mga bisita ko. Kasi si Dudong mag-work siya ngayon, pang-rubo-rubo yung work ni Dudong. So wala siyang time, mga Maninay, para palaging pupunta ng store. Ganyan. So yes, uwi na ka. Eh, hindi pa pala uwi. Pupunta pa pala tayo ng tindahan. Medyo matraffic ngayon, mga Maninay, kasi rush hour. Ano na, magpo 4 o'clock na. Then, hatid lang tayo ni Dudong sa bahay. Tapos pupunta na naman siya sa trabaho.